Magandang hapon. Ako po si Nikki De Guzman. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na may isa pang Alice Guo sa kanilang database. Inaalam ngayon ng ahensya kung iba pa nga ba ito sa suspendidong Bamban Mayor na kinikwestiyon ang kadudadudang pagkatao. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, ano nga ba itong update sa ginagawang investigasyon ng NBI? Next, ano bang oras nga ay expected na ilabas ng NBI itong results ng fingerprint examination dito nga sa isa pang Alice Guo. Ito nga yung Alice Guo na nabod niya nga sa Senado, nakabukod nga sa kapangalan, ay ka-birthday din ni Mayor Guo, pero iba nga ang litrato. Kumuha raw ito ng NBI clearance noong 2005 at may address sa Quezon City, pero nga nang puntahan ng mga otoridad ay hindi naman matuntun. Kumpiyansa naman po si NBI Director Jaime Santiago sa magiging results nga ng examination na nirequest daw ng Senado. Una na pong kinumpirman ng NBI na iisa nga si na Mayor Alice Guo at ang Chinese passport holder na si Guo Haping. Inutusan na rin daw ni COMELEC Chairman George Garcia ang kanilang law department na mangalap ng mga ebidensya laban nga sa alkalde. Ayon sa COMELEC ay 2021 nagparehistro bilang botante si Guo, kaparehong taon nga kung kailan siya nag-file ng kanyang COC para tumakbo bilang mayor nga ng Banban. Narito po ang pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Ang dactyloscopy po ay hindi nagkakamali. It is an infallible science of identification. So, whatever will be the findings, it will not affect yung findings namin na yung Guo, Wan Ping, at saka si Alice Guo ay iisang tao. Next, sabi naman ng COMELEC, they will also request nga dito nga sa NBI lahat ng copy noong results na kanilang mga examination na kanilang isasama doon sa kaso na kanilang ihahain laban dito kay Mayor Guo. Nikki? Babantayan natin ang balitang yan. Maraming salamat sa pag-ulat, JC Cosico. Handa naman daw makipagtulungan ang China sa Pilipinas sa kampanya kontra illegal na pogo sa bansa. Tiniyak ni na Chinese Ambassador to the Philippines Wang Silian at Executive Secretary Lucas Bersamin na siya ring chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na magtutulungan ang dalawang bansa laban sa mga krimen na kinasasangkutan ng mga pogo. Kumpiyansa ang dalawang bansa na makakamit ang hustisya laban sa ganitong mga kriminal na gawain. Nagpasalamat din ang China sa Pilipinas sa ginawa nitong pagsalakay sa mga illegal na pogo sa bansa at sa pagsagip sa mga biktima nito, kabilang ang mga Chinese national. Muling namataan ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa maritime expert na si Ray Powell, bumalik nitong umaga ang CCG-5901 o tinatawag na Monster Ship sa Ayungin Shoal para magpatrolya. Una nitong namataan sa ating karagatan noong June 24. Kahapon lang nang sabihin ng Philippine Navy na nabawasan ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Mula raw sa 129 noong June 18 hanggang 24, nasa 95 na lang ang namataang Chinese vessel noong nagdaang linggo. Handang makipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines kay Senator Aimee Marcos, kaugnay ng ibinunyag nitong plano umano ng China na gumamit ng hypersonic missiles sa Pilipinas. Ayon sa AFP, makikipag-ugnayan sila sa senadora para kumuha ng detalye at makagawa ng nararapat na hakbang upang matiyak ang seguridad ng bansa. Binigyang diin ng AFP sineseryoso nila ang mga ganitong banta. Sa isang Facebook video nitong Lunes, sinabi ni Senator Marcos na meron nang mga target ang China. Kabilang daw dyan ang Batanes, Subic at Ilocos kung saan ginanap ang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila.
Sa gitna ng patuloy na pag-aligid ng mga Chinese vessels sa ating teritoryo, nagkasundo ang Pilipinas sa China na pahuhupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Nangyari yan sa tinatawag na bilateral consultation mechanism ng dalawang bansa na ginaganap sa Maynila kahapon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagkasundo ang mga opisyal ng China at Pilipinas na patuloy na mag-uusap para sa isang mutually acceptable resolution. Pero iginiit umano ni DFA Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang Chinese counterpart na hindi mapipigilan ang Pilipinas sa pagdepensa sa ating teritoryo. Ito ang unang formal na dialogo sa pagitan ng dalawang bansa mula noong inatake at tinutukan pa ng patalim ng China ang puwersa ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Nakauwi na sa Pilipinas ang 10 tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong inatake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Dumating kagabi sa Naya Terminal 3 ang mga nakaligtas na Pinoy seaman. Bago nito, 5 crewmate nila ang nauna ng nagbalik bansa nitong linggo. May 12 Pinoy pa ang inaasahang uuwi sa bansa sa mga susunod na araw. June 23, napasabugan ng Houthi rebels ang MV Transworld Navigator. Ito na ang ika-4 na pag-atake sa barkong may mga sakay na Pilipino sa Gulf of Aden. Bukod sa mga nakaligtas, dumating din kahapon ang 12 Pinoy na napatay sa pag-atake ng Houthi. Sakay naman sila ng barkong MV True Confidence na inatake ng mga rebelde noong Marso. Sa ibang balita, namataan ang isang water spout o ipo-ipo sa dagat na sakop ng Boracay Island sa Aklan kahapon. Sa kuha ng ilang turista, matatanaw ang ipo-ipo sa gitna ng makulimlim na kalangitan. Nalusaw rin daw ito makalipas ang 15 minuto at walang anumang napinsala. Sinundan daw ito ng pagbuhos ng malakas na ulan. Ayon sa mga eksperto, nabubuo ang ipo-ipo kapag mabilis na umaakyat ang mainit na hangin mula sa dagat. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Nagdulot ng perwisyo ang sumalpok na pickup truck sa isang poste ng kuryente sa Antipolo City. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa Antipolo City, mag-alas 4 ng madaling araw kanina, sa lakas na pagkakasalpok, bumagsak ang poste sa kalsada. Nagkalat ang mga kable ng kuryente at linya ng telepono. Nahulog din ang transformer ng kuryente. Ayon sa mga responding otoridad, nasa labas na ng pick-up ang driver nito nang madatnan nila. Conscious naman siya, dinadaing niya yung sa may ilong niya at sa kanyang dibdib. Umamin daw ang driver na nakaidlip habang nagmamaneho kaya nadisgrasya. Agad dinala sa hospital ang driver ng pickup. Dumating naman ang ilang kawani ng Meralco sa lugar para tumulong sa clearing operation. Maliban sa katapat na shopping mall, wala namang residential area o iba pang commercial establishment na nawalan ng kuryente. Kaso, nagdulot ng perwiso sa mga motorista ang aksidente matapos na isara ang kalsada. Pasado 6 na ng umaga nang mabuksan muli ang kalsada kung saan bumagsak ang poste. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Nagliyab naman ang isang pampasaherong bus sa isang gasolinahan sa South Luzon Expressway o XLEX. Ayon sa mga otoridad, galing pang Visayas ang bus. Pumarada raw ito sa isang gasolinahan sa Mamplasan sa Binyan, Laguna para makapahinga ang mga pasahero. Ilang saglit lang, nagliyab na ang bus. Agad namang naapula ang apoy. Wala rin pasaherong nasaktan. Inaalam pa ang mitsa ng sunog. Patay ang 3 magkakaanak matapos matrap sa isang underground tunnel sa Balingasag, Misamis Oriental. Na-recover kahapon ang kanilang bangkay sa tunnel na may halos 30 talampakan ang lalim. Ayon sa pulisya, hinukay ng mga biktima ang tunnel para makapagmina ng ginto. Suffocation o hirap sa paghinga ang posibleng ikinamatay ng 3 dahil umano sa amoy ng gasolina at usok sa loob ng tunnel. Balita naman abroad, mahigit 100 na ang namatay sa nangyaring stampede sa India. Biglang nagkagulo ang mga tao sa gitna ng isang religious gathering. Maraming natumba at nadagana ng mga kapwa nilang deboto. Ayon sa ilang ulat, umabot ng halos 300,000 ang dumalo sa pagtitipon pero 80,000 lang ang aprubadong dumating sa lugar. Pahirapan ang pagsagip sa dami ng mga naipit na tao. Ayon sa Health Ministry ng India, posibleng tumaas pa ang bilang ng mga namatay sa trahedya.
At narito naman ang mga balitang dapat ninyong abangan sa Frontline Pilipinas. Senior citizen sa Cagayan de Oro City, sugatan matapos batuhin ang sariling anak. Panloloob sa isang tindahan sa Lucena, sa pool, sa video. At Hollywood star Eddie Murphy, eksklusibong nakapanayam ng News 5 tungkol sa kanyang comeback film. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat ninyong malaman. Sa ngalan ni Ruth Kapal, ako po si Nikki De Guzman. Magandang hapon.